wala akong nakikita ng masasabi nating napaka maituturing na big star among the cast. Would be stars na malalaki siguro. Pero, so ano expectations mo sa kanila? Si Jeannie po. Si Ma'am Jeannie po sa sasabihin. Okay. Parang after Be Careful po, na ang pinanghawakan namin ay galing ng mga artista, first and foremost, and then the beauty of the story. Parang nagkaroon kami ng lakas ng loob na ngayon, tayaan, unahin ang galing bago yung hindi lang kasikatan. Kasi kung maganda yung material, very confident kami na makakagawa kami ng isang magandang produkto. And true enough, when management saw the first few episodes, sobra silang natuwa sa napanood nila. So, yun po. Parang, it's a challenge for us to create new set of actors na pwede nating magamit later on or parang hindi pa natatap. At mas magiging malaking accomplishment for us na merong ma-create na ganon at makita yung galing ng mga ibang actors natin na hindi pa nabibigyan ng chance na mag-shine. Thank you so much. Last question ko for you. Ngayon, gusto kong malaman, eto bang pelikulang ito, do you think magiging daan ito para bumalik na talaga ang genre ng action? Tulad ng ginawa ng Be Careful, na ngayon ay parang nagiging trendsetter. Ang feeling po namin, gaya ng Be Careful, kasama namin lahat ang mga taong dapat maging parte ng isang produkto na magiging successful. Parang aligned kami lahat. From Der Carlo to the directors, the creative team, and the cast, parang iisa yung goal namin lahat. So, malaking bagay yon kapag meron kang gustong ma-achieve or ma-accomplish. We're very hopeful na magawa namin yon as a contribution sa TV. Kasi kapag nabuhay yon, mas maraming magiging masayang tao. Lalo na, it's kung parang nagiging dying genre siya, baka kapag nabuhay, it's something na matagal na pala natin hinahanap, hindi lang natin alam. Miss Jeannie, sorry may question po, MJ. Nung pictorial po ba, nandoon na si Sunshine? Wala pa, no? Yung during wala pa. Wala pa. So, actually, that's the reason why I want to ask Sunshine, what made you say yes to this project? Siya ang last addition, Miss Jeannie? Siya ba ang last addition to the cast? Yes? Ayan. So, Miss Sunshine, ano po ang inyong, para po kayo na pa-oo sa proyektong ito? Una po sa lahat, good evening. Sa lahat po nang nandito ngayon. ABS-CBN yan, eh, sino ba naman ang hindi mag-oo? And, of course, it's a great opportunity for me to work with yung lahat po ng artista na nandito at kay Direk Toto at isang gawa ni Direk Carlo J. Caparaz na naging mentor ko rin before when I was 17, no, Direk? So, it's really a great honor that I was chosen to play the mom of Arjo and EJ dito sa Dugong Buhay. Kailan po yung last TV appearance po ninyo? Be careful din also. But it was guesting lang. Yeah. Ang tagal na eh kasi 13 years na naglaylo ako. So, I would do some guestings lang sa mga teleseries. Ito yung una ulit na after a while na regular ko. Dire-diretso na po ba ito after this? Yes, why not? Gusto ko nga everyday nagtitaping. 13 years? Yes. Bakit po na-enjoy nyo ngayon ulit ang pag-taping? Ang sarap! Kahit napupuyat kami kasi masaya yung staff and crew and lahat ng artista. Masaya lang kami sa set, parang naglalaro lang. Kahit puyat, enjoy. At the same time, it's a blessing for me to be able to work again after a while. Na-miss nyo po yung pagod, no? Yung mga paguran sa taping. Yes, yes. And nakakatuwa kasi, of course, I'll be honest, na nangangalawang ako. Tagal eh, tagal wala. Nag-aalaga lang tayo ng tatlong bata at ng kung sino-sino pa, yung mga ganyan. So, syempre nangangalawang pa tayo, pero talaga nakakatuwa naman kasi nandyan sila na sinusuportahan nila ako lagi. I don't know if this is the right term, no? Yung regrets na naglaylo ka ng 13 years, may ganun ba? Or panghihinayang? No regrets at all. Okay. Whatever I have done in the past, I learned from it and it made me a better person. Yes. Okay. Ito na, susundot na raw si Leo. Pero hindi kay Sunshine. Kilala ko yan, no?
happy lang ako sa kanya. Ang tanong kay Arjo at kay EJ, para kasing make or break ito sa inyong dalawa. Ito kasi yung so far pinakamalaking role mo sa TV bilang bida. And sa mga sinabi ni Jenny kanina, parang ang laki-laki ng bukod pa sa consider na hindi kayo ganun kalaking star, pero yung material is ganun kalaki. Anong pakiramdam nyo na sa inyo pinagkatiwala yung dalawang role na yun na ginawa pa ni Direk Carlo tapos kayo yung magbibigay buhay? Anong feeling yun? Siyempre po, sobrang natutuwa po ako, sobrang saya ko na pinagkatiwala to sa akin. Pero yun nga po eh, hindi mawawala yung pressure para sa amin, siguro sa amin ni Arjo. Kasi ang gumawa po nito, Bong Revilla dati. And yun nga, gaya na sabi nyo, bida para sa akin. Ito yung pinakamalaking role na ginawa ko, gagawin ko. So, hindi ko na lang masyadong iniisip yung pressure kasi naniniwala naman po ako sa material. Kasi napakagaling po lahat ng kasama ko ngayon dito, ng staff, ng creative team. Napakagaling po. So, yun, siguro, sana maganda yung maging resulta ng serye namin. Oh, bago sumuha si Arjun. Saka ano pakiramdam mo sa likodan mo, bukod tanging ikaw lang ang may ganyan, buong katawan mo yung may ganyan. So parang laki-laki ng ano, ng nakapatong sa balikat mo na ano. Dati nga, nung... Actually, kanina ko lang nakita yung ito, kanina ko nakita dun. Sobrang, siguro kung walang mga tao, baka po naluha na ako. Hindi, totoo, kasi sobra naman talaga na napakabago ko pa sa industriya. Parang 4 na taon pa lang po ako, tapos binigyan ako ng ganitong kalaking proyekto. Sa sobrang dami po naming artista, isa ako sa mga napili. Yung diba sa Star Magic pa lang, sobrang dami nang pumipila, tapos isa ako sa mapalad na napili. Yun, sobrang nakakataba po ng puso. At pinagpapasalamat ko sa lahat yun. Sa lahat ng mga sumuporta sa akin, sa lahat ng nakaisip para ibigay po sa amin to. Kay Arjo naman. Mas bago si Arjo kaysa kay EJ, so anong feeling dyan? Overwhelming. Second, unbelievable for me. Kasi ano po lang po eh. Very Nicki Minaj lang ah. Go. ano po eh. I've been in the industry for 1 year pa lang po now. And siguro po, first of all, I want to thank the people na nagtiwala po sa akin from the start with my capabilities and everything. So, yun nga po. Pressure, of course, kasi bigyan po kami ng lead role, EJ. So, para po sa akin, somehow it's a big pressure. Pero hindi ko po iniisip yung kasi pressure bothers me. So, yung nakakawala po ng diskarte sa pag iniisip ko po. So, siguro po, tinatanggal ko lang. Kahit meron, I just force not to believe na meron para maka-deliver po ako. At saka mabigay ko po yung saktong hinihingi nila ng show, ng cast, and everything. At saka, hindi, katulad po ng sinabi ni EJ nga na siguro yung confidence ko po is yung material. And we really have good directors po. And I got an 18 na cast po. So, for me, that's yun yung nagpapaboost sa akin na kaya to ma-pull off. So, yun po.